Yeah, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Pero bago ang lahat, nais ko nga pala kayong batiin ng Happy April. Yes! At mag-Holy Week na! Ayan mga katunay. At meron tayong panonooring video ngayon mga katunay. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo mga katunay sa channel ni Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe din sa channel ko dito sa Tunay na Kritiko. At sa lahat po na nakapag-subscribe at patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider. At bibigyan natin ang reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Nakikita naman natin ngayon. Ngayon sa ang unang panimula ay si Risa at si Marcoleta. Ano ang meron? Eh, sinagsalita na, grabe ang bangungot ni Risa. Ay, naku, lagi nalang binabangungot. Ang social media, ang di umano'y balitang, Senator Risa Hontiveros, nadagdaga ng problema. Ayaw. Matapos samunin, na ibalik na rin ang perang nalustay niya di umano sa PhilHealth, na kung saan ay pinamigay niya ang 1.761 billion pesos bilang bonus ng mga officers at employees ng nasabing ahensya. Ayan ang laging dinidikit kay Honti, yung PhilHealth na yan. Para ka pala si Santa, namimigay ka ng 1.76 billion. Mariosit. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, subscribe na po kayo mga katunay. Para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng video na i-upload namin. Mm-hmm. At ito na nga mga kababayan, tila sunod-sunod na nga ang paniningil ng mga tao ayan kay Senator Risa Hontiveros. Mm-hmm. Matapos lumabas ang order ng Korte Suprema na ibalik nila ang perang nagkakahalaga ng 83 million pesos abaga na ginawa nilang pangregalo di umano sa mga empleyado nito. Lakas, at ngayon, naungkat na rin ang 1.761 billion pesos na di umano'y ginawang pang bonus noon ng nasabing senadora. Mantakin mo, no? Tayo hulog tayo ng hulog ng PhilHealth tapos ganyan lang, no? Sila lang nire-regalo lang nila kung saan-saan. Ano ba yan? Ako ba? Diba? Tayo'y nagpapakahirap magtrabaho. Siyempre, ganyan. PhilHealth, inaawas na sa sweldo. Tapos minsan naman, siyempre, mga self-employed, mga ganyan, ay naghuhulog, diba? Na ganyan-ganyan. Tapos ganyan lang ginagawa nila sobra. Meh, puro kayo ganyan. Naku po. Sa kanyang mga kasamahang officer at mga empleyado nila. At ayon pa nga sa balita ng manilastandard.net, Hontiveros dared to return 1.76 billion in health bonuses. Oh, dapat lang. The National Association of Lawyers for Justice and Peace on Tuesday challenged senatorial vet Risa Hontiveros to prove that she's worthy of the people's trust by spearheading the return of the 1.761 billion in unauthorized bonuses granted to officers and employees of PhilHealth in 2013 during her term. There as a board member, NALGP founding chairman Jesus Santos pointed out that public office is a public trust, quoted, since PhilHealth funds are people's money, Ms. Hontiveros should show us that we can trust her with our welfare by leading efforts to get back the illegal bonuses. If she will not do anything about it, there's no reason to be confident that she will indeed serve the people should she win. End quote. Santos said PhilHealth funds are exclusively for the medical needs of its members and not for the personal interest of a few. Quoted, one can only imagine the volume of medicines and medical needs or the extent of medical care in the number of beneficiaries which could have been bought and provided for the sick by the 1.761 billion unauthorized bonuses. Miss Hontiveros, bonus lang, no? Pinamigay ganun kalaki, no?
owns the people a lot of explanation. End quote. Dineklara po na... Ayan na, bago tayo magsimula, nais ko nga pala magbigay ng credit sa isang magaling din na vlogger, no? At kung nagkaw ang magagandang mga komentong ibinibigay, no? Si Sir Badong Arateles. Ayan, shout out po sa inyo, Sir Badong. Ayan, ha? Illegal ng Supreme Court ang 83 million na allowance ng mga executive ng PhilHealth noong panahon po ni Pinoy. Grabe! Talagang may mga anomalya na ganyan, kaya tayo'y nagkakanda hirap-hirap. Mantakin mo, tayo ay nagkakanda kuba-kuba sa kakatrabaho, diba? Tapos magbibigay tayo sa ganyan, no? Siyempre, naguhulog tayo dahil yung PhilHealth na yan ay importante din sa atin. Kung sakasakaling magkasakit kayo, lahat tayo, huwag naman sana. Ang malaki ang naitutulong sa atin yan. Pero kung ganyan naman ang nangyayari, no, no? Para naman tayong niloloko. Nagpapakapagod tayo, tapos ganyan lang ang ginagawa. Diba? Hay nako, dapat talaga dito sa gobyerno ay magkaroon ng mga matitino na mamumuno, no? At syempre, kailangan natin yan. Kung sa bagay, hindi rin naman matatanggal bigla-bigla yung mga tiwali dyan sa gobyerno. Iba dyan kasi nagbabalat kayo, no? Pag eleksyon, nakangiti, patulong-tulong. Minsan, dun tayo na pe-fake news, eh. Diba? Nako. Tapos pag nandiyan na nakaupo na, ayan na, lalabas na ang kulay black. Lalabas na ang kulay. Ah, di ba? Ay nako. Oh. 2014. Oh. Akalain niyo, ang daming magnanakaw nung panahon niyo. Hanap kayo ng hanap ng mga magnanakaw ngayong panahon namin. Eh nung panahon niyo, sang katuta ka magnanakaw ngayon po. Mm. Lahat po ng kaso nila nung panahon nila, ngayon po natutuklasan. Kapapasok-pasok lang po ng balita. Ngayon lang po to, no? Mm. Ang Supreme Court po ay nagsabi na ang 83 million na binigay ng mga PhilHealth officials sa kanilang sarili, yung mga executive po, binigyan po nila ng bonus yung kanilang sarili noong 2014. Ah, tandaan po ninyo, ah, 2014. So hindi po to panahon ni Pangulong Duterte. Ito po ay panahon ng mga santo. Panahon po ni Pinoy na wala pong nagagawang kasalanan. Pero napapaligiran po siya ng mga terador at magnanakaw. Alam niyo na ngayon kung bakit wala pong naipatayo kahit ano. Okay. Sa administrasyon niya ata yung ano eh, no? Yung naglalakad sa tulay tapos biglang nabuwal yung tulay. Tama ba ako mga katunay? No, kung sino nakakaalam nun? Kasi diba, no, mga panahon ng dilawan ba yan? Na nakaupo pa panahon ni Pinoy. Diba, may mga naglalakad, saya-saya nila naglalakad. Tapos yung tulay na ginawa nila, hindi kahoy, tapos nabuwal, naglagan sila lahat. Ayon po sa Supreme Court, in-affirm po ng Supreme Court. Pero, Sir Badong, ah, sandali lang. May maganda rin naman nagawa si Pinoy noong mga panahon niya. Legal mag-yossi. Court yung COA ruling na nag-disallowed ng... allowance na 83.06 million educational assistance, birthday gift benefits to its officials and employees in 2014, calling this illegal and irregular. Grabe po pala, no? Meron po palang mga birthday gift, no? Pag taon-taon na birthday yung mga yan, magkano kaya, ilang million kaya yung pina-regalo sa kanila ng PhilHealth noong pong 2014. So, grabe, ito no, po ay million, irregular at illegal. Kaya po dapat, ano bang makakasuhan po ba yan? Takin nyo, ha? Pera ng taong bayan yan, ha? Pera ng taong bayan. Tapos pinang-regalo lang kung kani-kanino. Di ba? Parang ginagawa lang tayong tanga. Yan po bang mga tao na yan? ang problema po rito, pagkuha po, parang kay Gordon lang po to. Nakita nyo na po kung sino po yung mga magagaling sa talkies na wala nang ginawa kundi maghanap ng mga kamalian ng tungkol po sa nakawan. Yan po yung nasasabi natin, eh, no? Kung sino pa po yung mga mahihilig ng mga ninakaw. Mm. Eh, yun po pala talaga yung mga tunay. Kasi alam nila eh. Kaya po, ingat po kayo sa mga nagsabing na nakawin, na nakawin, na nakawin. Kaya po lang bukang bibig nila yung salitang nakaw. Ay, mga magna pala. Opo, 2014, 2016 si Pangulong Duterte. So, 2014 po itong panahon.
At bigla po ako napaisip, no? Teka muna, hindi ba meron kayong binibintang lagi na may isang senador, ha? Na wag na natin banggiting Reza Hontiveros. Okay. Meron kayong pinagbibintangan na isang senador nagaling po sa PhilHealth. Ito, hindi ko makakalimutan dahil hindi pa po ako nagpo-political vlog nun eh. Pero lagi nyo po, ito yung pag-uusapan po yung PhilHealth, lagi po ninyong sinasabi yung pangalan ng senador na ito. No? Yung senador na itago natin sa pangalang Reza Hontiveros na naging naging pinuno po ng PhilHealth. Ang tanong, tignan po muna natin yung petsa bago po tayo magtanong, no? Ayon po sa Inquirer, kaya kailangan na himay-himayin natin 'to, no? Ayon po sa Inquirer, ang pinag-uusapan natin na disallowed 83, magkano na ngayon kaya, no? Kay Boy Dugut, 86 million, ito naman 83 million. 83, talagang million-million po ang pinag-uusapan pala nung panahon ni Pinoy. Mantakin mo ah. Galit na galit sila nung panahon ni Marcos, no? Lagi nilang sinasabi, si Apple Lacay, magnanakaw. Maraming ninakaw na kaba ng bayan. Pero ang katotohanan, eh wala naman. Diba? Noong pinatalsik si FEM sa posisyon, no? Tinanggal siya. Sinugod nila yung Malacanang. At kung ano-ano ang kinulimbat nila ngayon doon. Yung mga nagpapaalis sa kanya. So, sino ngayon ang literal na nagnanakaw? Diba? At eto naman. Yan nga sinasabi ni Sir Badong. Nagkaroon ng mga ganyang anomalya. Mantakin mo PhilHealth. Takin mo, lalaki naman ang nireregalo mo. Million-million. E saan ba nang gagaling yan? Okay lang sana kung sa bulsa nyo eh. Kaso, galing yan sa bulsa ng mga taong bayan, mga mamamayan na naghihirap maghulog buwan-buwan. Masyadong pinapahirapan ang mga taong bayan, no? Tapos sasabihin nyo na gusto nyo tulungan ng taong bayan, isalba sa kahirapan, di ba? Pero hindi nyo naman ginagawa. Eh, meron nga nagsasabi dyan eh, yung pondo ng gobyerno neto na ubos. Dahil naubos daw ni Tatay Digong na hindi daw alam kung saan napunta yung pondo. Diyos ko naman, malinaw pa sa sikat ng buwan at ng araw. Alam nyo naman kung saan ginamit ni Tatay Digong ang pera, no? Yung pondo. Meron pang, di ba, merong hirsay-hirsay na gano'n na hinahanap ng mga anti-Duterte. Alam nyo naman kung saan ginamit ni Tatay Digong yung pera na yun. Para sa taong bayan, di ba? Hindi niya ninakaw. Itinulong sa lahat ng mga taong naapektuhan ng pandemya. Nako, kung iba ang mailaging presidente nung panahon na yon, nung panahon ng pandemya na yon, nako, ang dami siguradong Pilipino. Mano, kaya pala wala talagang mga... Tapos ang lalakas nyo ngayon magsabi sa presidente ng Pilipinas, magnanakaw. Wala naman kayong prueba, wala pa kayong akusasyon. Walang akusasyon eh. Pero sila po pala talaga ang mga totoong magna. Ay, no? Supreme Court na po yan, ha? Hindi po ito gawa-gawa ni Badong, hindi po gawa-gawa ito ng mga vlogger. Supreme Court po, ano pong taon yung pinag-uusapan natin? Birthday gift benefits, educational assistance, benefits to its employees and officials and employees in 2014. Tandaan nyo po, 2014 ha. Titignan po natin, kailan ba na-appoint sa PhilHealth yung talagang palahanap ng mga nakaw na senador na nagngangalang itago natin sa pangalang Reza Hontiveros. Bigla po akong intrigue. Teka lang, 2014, tandaan nyo ha. Sino po nagsabi niyan? Supreme Court. Saan po natin nabasa? Sa kakamping na dyaryo, Inquirer. Okay, wala po tayong kinalaman dyan. Hindi po sa SMNI, hindi po dun sa, anong tawag dun? Hindi po dun sa mga TV station ng ano ng mga Iglesia ni Cristo. Inquirer, kakampi po nila. Nilaglag eh, no. Kung 2014, eh kailan po ba nilagay sa pwesto sa PhilHealth si Reza Hontiveros? Ito po hindi na po to haka-haka. Supreme Court po to. Nagtakda sila lahat ng mga binigay sa inyo noong 2014, illegal. Kung illegal yan, magnanakaw kayo. Madaling salita.
Ay, naku. Okay. Oh. Kailan ba? Anak ng tinapay, nanggigigil tayo. No? Kunwari, hindi ko alam kung kailan si Hontiveros. Ito, kunwari, hindi ko alam. Kailan ba na-appoint si Hontiveros? Kunwari, hindi ako nag-research. Ha? Hindi kunwari ako nag-research. Para kunwari, masusurpresa tayo. O, Net 25. Hindi po galing to sa Net 25. Hindi galing sa SMNI. Ito po ay galing sa Inquirer na kakampi nila. Ha? At sino po ang nagdesisyon ito? Hindi po si Badong, hindi po si DOJ, hindi po si Remulla. Supreme Court na pinapawalang visa lahat daw po ng mga binigay nilang allowance na nagkakahalaga ng tumataginting na 83 million ay illegal. Putya, mga illegal na tao pala tong mga to. Million. Ang tanong, anong taon kaya si Rizal Hontiveros napunta sa PhilHealth? Kasama kaya siya dun sa mga illegal? 2014? Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, at maganda ang naging komento at pagsasalita ni Sir Badong tungkol dito. Talagang gisang-gisa. Hot seat na hot seat si Honti. No, talagang ito ay nadidikit na issue kay Honti. Kasi nakikita ko rin sa comment box na yung PhilHealth. Ayan na, ang laki naman ng mga inireregalo nyo, Mariosep. No? Ang sarap sana magregalo kung galing sa sarili nyong bulsa. Pero kung galing naman sa bulsa ng taong bayan, nako. Mahirap. So mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa napanood natin? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.